good morning! Ayan ang panibagong version ng Biko. Wow, Biko. Naglalatik, nilalatik ng kalamay na may buko. Napalakot ang matamis para sa Biko. Yan, hinaluan namin ng butong yung baby na ano ba yun? Buko. Butong sa Bisaya. Buko sa Tagalog. Buko sa Tagalog. Sa Ilocana. Buko pa rin. Buko pa rin. Agoy. Pang bukayo ba? Hihintayin ko to dahil almusal namin. So yummy yummy. Ayan na naman. Pang marami na naman ang makakain ni Waray at ni ano, Kabsat. Ayan, kailangan maging latik-latik talaga siya. Dalawang gata ang ginamit. Kasi basta yung aming malamit. Nakita nyo naman, mukhang yummy. At mo, yummy talaga. Mukha lang. Pag-uy, ginoo, pastilan. Mabubusog na naman tayo nito. Mabubusog, tataba. Ay, tataba pala. Mga patabaing baboy kami dito. Agoy! Ito yung paglagyan natin. Para ipasok natin sa kanya-kanyang kwarto. At least may merienda, may breakfast. Ready ko lahat to ng Chinese New Year, baka after Chinese New Year may bisita, mag-take out ng pagkain. Wala naman, nagka-COVID. I mean, nagka-lumala ang COVID, hindi nagka-COVID. Bawal lumabas, bawal mag-bisita. Kaya mag-Biko na lang. Yan, kailangan maging maging latik na latik po ang panghalo natin sa malagkit na, na kanin. Medyo basa kasi yung kanin. Ayan. Ayan, sumala, masarap na masarap. Malapupok. Aguy, ginoo. Wow, malapit na siya maging latik. Siyempre, masarap yan kasi may buko. Isang kapa, di ba? Pero sa atin, sa probinsya, nilalagyan natin ng anis.
Diba? Star anise. Star anise. Yung para may amoy siya. Mabango. Mabango siya. Yan. Sa probinsya. Hindi nakakaligtan ng mga matatandang anis. Paglagay sa biko. Ano ba yung anis yung maliliit ang nilalagay? O yung parang... Yung maliliit. Yun. Yung parang nilalagay din yun sa bukarelyo. Para mabango siya. Yung iba naman, pandan siya o kaya langka. Langka. Or pandan. So, ginagawa dyan para mas masarap ang biko. Ayun. Kanya-kanya kasing version sa probinsya. Lalo na sa mga probinsya, mahilig sa mga handaan. So, yan ang nilalagay. Sa their langka or pandan. Iba naman kasi, anis. Ayan. Meron pang kinatawag na suman yung mga waray. Muron. Muron. Ibu. Ang tawag doon. Yung ganun. Tapos, yan ang sawsawan. Nilalagay na sa plastic. Nakabukod ang malagkit. Nakalagay sa dahon. Tapos yan, kumbaga, ayan na yung nagiging sawsawan nila yan. Nakabalot lang sa plastic. Oo, binabalot lang nila sa plastic. Hindi nila sinasama. Kasi ang iba kasi gusto nila walang sugar. Nilalagay lang nila sa, sinasawsaw lang sa asukal na bukod. Purong asukal. Yung iba naman, ganito na. Yan. Yan, sa susunod guys, pag nagpunta na ako na sa Manila na ako, ayan, magtitinda ako ng ganyan-ganito, suman, na gawa lang sa latik, isaw-saw lang, ayan, pwede na. Diba? So yummy! So, malapit na po siya. Aguy, makakakain na naman, tataba na naman kami. Nagpapasexy kami pero hindi magawang magpapayat. Siksik yun. Siksik, liblib. Sabi nga ng customer kagabi, asan ang pagkain? Sabi ni the Jaguar, asan yung pagkain dyan? Anong pagkain dyan? Ayan. So... Ayan, malapit na siyang maging latik as in na masarap. Masarap pag yung niluluto. Yung niluto yung probinsya talaga. May bao. Yun, masarap. Ang ganda rin pang, ano nga yung panggato. Inuuling din pala yun. Inuuling. Inuuling yun, guys.
alam mo yung matamis na ano ng sugar cane na inilagay sa baon ng yon. Mm. Yun minsan ang ginagamit namin pang luto din dito. Mm. Brown ang kulay. Kasi lawati meron yun, maliliit. Parang ganyan lang pabilog. Kalamay yun din. Kalamay tawag yun. Mm. Ginagawa ko yung candy. Nag-aaral ako para may business ako. Candy. Gata lang be. Tapos, lalagyan mo ng nyon. Dalawang pira. Malalaki na kasi sa atin yun. Ibao na eh. Dalawa noon. Tapos, nagbidikdik ako ng mani. Pinipino ko. Pag malapit ng maluto, maging ganun na yung ano siya. Nilalagay ko na siya. Tapos, parang nagaganyan na siya. Tinatanggal ko na sa saging. Yung parang palapa na saging. Para yung mantika niya doon. Para pag ginanyang ganyan mo, straight siya. Gagawin ko siyang tira-tira. Yun. Kaya pag nagre-resist na, yung mga baano, bumibili na sa akin. Kasi may tira-tira na. Tapos yung iba naman, dahil walang pera, pamalik pa pin. Ha? Huh? Okay. Business ko yan. Ayun pa ako. High school pa ako noon. Nahihiya nga ako high school. Ako nang titinda ako ng ganyan. Pati nga teacher, nabili sa akin eh. Si Ma'am Bilardi. Saka si Mama Bolo. Buhay pa bang mga teacher? Wala na. Patay na si Mama Bolo. Dalawang mo magudulat siya. Mm. Ah, ikaw si Gina. Yung nagtitinda noon ng alam. Yung malit na tata. Kaya nga, yung mga kaklase ko mag naaala nila. May tinda ka ba dyan? Wala na akong tindang tira-tira. Pag-uwi ko ba daw ako? Yan. Ganyan lang, nakalo-halo na ako. Kaya sabi ko, high school pa lang ako. Mahilig na ako magtinda-tinda. Mamaya, basta ako value papel. Kaya, kita ka rin basta magsipag. Mas masarap sa pag yung malamig na. Rin siya masyadong makulay, no? Pero okay lang. Masarap. So, kung marami ito, anong asukan, makulay yan. Masarap yan. Tapos, nilagyan ng anis. Maamoy mo yung sarap niya. Sa atin kasi, medyo pinapatututungan, eh. Para masarap siya. Nakakapagod lang maghinalo-halo, eh. Yan lang ang nakakano sa ano, eh. Wala naman na yung buko. Ayun na. Nagtago na. Nagtago. Yan, punasan na yung paglagyan, day. Ako na. Pagkakas na lang.